Hello, what's up guys? Welcome back to Good Brog Production, and I'm here your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time we're gonna talk about BND official audio produced by Pink. You know, nilike ko na yung video, ilike yun na rin, you know. Kung bago ka lang rito sa channel ko, you know, mag-subscribe ka na, ilike mo yung video, share mo na rin. You know, kung hindi, okay lang naman, walang problema doon. Tapos mag-subscribe na rin kayo kay Subas, huwag niyong kalimutan, you know. Kahit unahin nyo na si Subas. Kahit wag na ako, okay lang yun. Ganun pa man, bagay na ba ako ngayong araw na to? Medyo pagod lang ako guys. Umidlip lang ako buong araw. Siguro bukas babawi tayo dahil Sabado naman bukas. Sana ready kayo bukas guys. Sana makapagkwentuhan tayo. Maglalive ako bukas. Live talk tayo. Para makapag-usap-usap tayo. Kung meron kayo mga katanungan, mailagay ninyo doon. Para makapagbahagi din ako ng mga bagay na, ano, na pwede makatulong para sa inyo. Bukod doon, I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer and at the same time, I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. Mag-react na tayo guys. Siguro subukan kong paliitin siya, pero pag ang content ni Balasubas eh maganda, baka mahimay natin, may mapulutan tayong aral. Yung kasi pinaka-importante doon, may mapulutan tayong aral. Ganun pa man, ano pa ba? Yun lang pala, you know. Gawin na natin 'to guys para makarami tayo at mahimay na rin natin. BND official audio. BND. Balasubas ng Dunggalo. Yeah. Obvious naman 'yun, eh. Balasubas ng Dunggalo, guys. Tuloy natin, guys. Play. Balasubas. Shoutout DW. You know, big props nga pala sa paggawa ng instrumental na to, ha. Kasi ang pakiramdam ko, ang nabivisualize ko, meron taong nagpa-piano sa loob ng hardin. Sa isang hardin na puno ng maraming mga ibon. You know? Magandang bagay yun kasi guys, you know, para makapag-create ka ng isang ng musika na para nakakapag-isip ako. Kasi imagination guys is a key. You know, maraming mga inventor, scientifico, mathematician, ang nakapag-discovery, nakapag-invento gamit ang kanilang panaginip. Kasi napanaginipan nila tapos binigyan nila ng katotohanan. Tuloy natin guys. You know, bago ko umpisan to guys, you know, binabati ko nga pala yung pamangkin ko, si Princess Yvonne Finaliere. Yun nga pala, happy birthday. Sana nag-enjoy ka sa birthday mo. Ngayong narinig natin yung musikang to, pakiramdam ko ang maririnig natin, eh, kwento. Yun ang kwento tungkol sa ibang tao, tungkol sa kinalalagyan ni Balasubas sa ngayon. Kasi mga ganyang klase ng ano, alam na natin eh, kung pinapakinggan ninyo, kung talagang tagahanga kayo ni Balasubas, nagigets nyo na kagad kung ano yung mga musika na kayang ihandog ni Balasubas at saka yung mga estilo na ibibigay niya. Diba? Kasi kung lagi nyo pinapakinggan yung mga kanta niya talaga, palagi, eh, magigets nyo naman kung ano yung hinihingi. Kasi meron kasing tinatawag na ano guys, na musical instinct, you know. Ang pag sinabi musical instinct, may mga tao na pag narinig nila yung musika na yon, nagigets na nila kung anong klase ng musika, anong klase ng topic ang gusto nilang ilagay sa musika na yon. Kaya si Balasubas, nagigets niya na agad kung anong musika, anong liriko ang pwede niyang ilagay once na marinig niya yung instrumental na to. Huwag niyo muna ako i-quote guys, ha? Sinasabi ko lang naman na may posibilidad na tungkol sa ibang tao, yung kwento ng ibang tao na importante, yung kinalalagyan niya ngayon. Tuloy natin. Kasi lagi tayo nakikinig kay Subas eh. Kung nakikinig kayo, alam niyo yung sinasabi ko. Kung hindi, asan kayo nun? Tuloy natin. Sa aking paglakad ay madaming natalisod na batong nauga. Matay na lupa lamang sa akin ang matarik na pader pamula. Wow. Ang madinig mula sa lupa, nagpaulan mula sa luma. Nanunog lasik, marinig matik, batang 90s ako na bunga. Sa wow. Akin, para na maging pangkaraniwang tao. Nangarap na kasing, higit ako rin ang makalumang ako. Sa ako na rin, tinigalain sarili pag sa dulo. Na ako nakaabot at pangakong sama-sama tayo. Damn. Ako na nadalhin mga gintong napulot ko sa plano. Kasi pasok sa aeroplano, hayaan na lang nating magulat sila kung paano tayo-tayo na tumabaho. Salamat kuya sa binigay mong daan, dahil dyan na isan yung gutong kong basan. Handa kong makipagbasagan kahit saan man na paraan, maprotektahan ka lang. Bago mauna mo, mapaging lalo ko na mapapinapagigisong dalo. Wow.
Napakasiksik naman nun, guys. Napakasiksik. So, 1 and 13 seconds, guys. 1 minute and 13 seconds, walang tinapon. Binigyan niya ng halaga yung musika na binigay sa kanya ni Pink. Sigurado nakaka-proud yun, guys. Bigyan muna natin ng claps yan. Kasi may mga tao talaga na ano eh na decidido when it comes to writing, you know. Kasi kung magsusulat ka rin lang naman, eh galingan mo na. Kasi hindi yung magsusulat ka basta makapagsulat ka lang. Ako may ganun akong ugali. Pero minemake sure ko naman na kino-compensate ko naman yung sulat ko ng trabaho talaga. Kumbaga, hindi man ganun ka-pulido yung mga sulat ko, nagko-compensate ako sa dami ng trabaho doon na nilalagay ko. Yung may mga voicing ako, may mga kapal, yung production mismo. Kaya ngayon, maglalabas ako ng mga kanta. Kaya ko mag-produce kung linggo-linggo rin ng mga kanta, guys. Kasi parang nagpapa-inspired din ako, guys, eh. You know? Malaman din natin, guys. Makakagawa ako. Dahil nga sa mga ginagawa din ng mga artist dito, you know, I mean, nagigising ulit yung pagiging artist ko. You know? Tingnan natin. Walang promise doon, guys. Walang promise. Umpisa natin, guys, para mahimay natin. Ang daming ginawa, ang daming sinabi ni Balasubas doon, eh. Tingnan natin. Hey. Sa aking paglakad ay madaming natalisod na batong nauga, batay na lupa, lamang sa akin ang matarik na pader pamula ng madinig mula sa lupa, nagpaulan mula sa luma na tunog. Yan, nagustuhan ko yung part na yun kasi parang sinasabi niya, nung pumasok siya sa industriya, maraming mga nauga, maraming naging sensitibo, maraming mga nabigla. Yung mga tao na yun, sila yung mga bato na ang tingin nila sa sarili nila, matitikas na sila sa industriya, na meron na silang kinalalagyan sa industriya, na matitigas na sila sa industriyang yon. Pero dahil nung paglabas ni Balasubas, naging sensitibo sila. Pag sinabi natin sensitibo, nagulat sila na meron silang naramdaman na makabagong tao na kayang sumabay sa mga tao na yon na tingin nila sa sarili nila matatayog. You know? Dahil din doon nakaka-inspira para sa mga taong hindi pa hinog o sa mga taong hilaw pa na walang idea na meron pala, na pwede pala. Kasi may mga tao kasi na parang gusto nilang pumasok pero nawawalan sila ng pag-asa kasi sa dami na nga ng artist, di ba? Kasi pag maraming artist, guys, parang ayoko naman ay pagsabayan, sobrang dami, di ba? Hindi katulad ng iba na wala silang pakialam kahit gaano pa karami yung artist, kahit marami pang bato diyan, di ba? Mauuga kayo pag dumaan ako dito. No, kasi napakalaking bagay nun, guys, na makita mo yung hinahanap mo, makita mo yung sarili mo sa landas na tatahakin mo. Pag nakita mo yung sarili mo, guys, sa landas na tatahakin mo, nakikita mo yung sarili mo, guys, yun yung goal mo, eh. Napakalaking bagay nun, guys. Tuloy natin, guys. Umpisa natin ulit para ma-appreciate natin. Ay madaming natalisod na batong nauga, batay na lupa, lamang sa akin ang matarik na pader pamula. Wow. Nagpaulan mula sa lupa, nagpaulan mula sa luma, natunog classic marinigmatic. Yung part niya, nagustuhan ko rin yun, nagpaulan mula sa luma. Ibig sabihin, sinasabi niya mula sa nakaraan, yung mga tao mula sa kanyang nakaraan, sinasabi natin yung mga pundasyon na nagbigay sa kanya ng mga kaalaman, talento, at nag-ano sa kanya, nagdilig sa kanya na mga kakayahan. Kasi ang mga tao kasi, guys, hindi naman tayo basta-basta natututo lang, eh. Natututo tayo by a reference. Diba? Meron tayong nakikita, may nagturo sa atin, meron tayong pinaggayahan. Diba? Lagi kong binabanggit, ay ano, creativity sparks another creativity. May mga tao kasi na ginagaya natin, na reference natin. Hindi lang naman dahil sa isang tao kaya ka naging ganyan, di ba? Maaring na-reference mo lang yung pagbigkas niya, yung style niya. Pero yung lehitimong paggawa mo ng letra o ng verso mo, hindi naman dun galing, di ba? Diba? Meron lang konting idea. Kumbaga ang tawag doon, recipe. Meron lang konting paglalagay ng ganito, konting ganyan, you know, nagmula sa iba't ibang artist, you know. But at the same time, darating ang panahon na makakagawa siya ng sariling siya mismo, you know. At sa tingin ko, nakapag-create na siya ng sarili niyang estilo. Kasi ganyan, guys, masyadong ano na yan, eh, yung difficulty level ng lyricismo ni Subas, medyo nandun na sa gusto niyang marating. Kaya sa tingin ko, nakamit niya na yung gusto niya. Ang kailangan na lang natin dito, guys, eh subaybayan. You know, yung maliliit na increments na pagbabago pa. Kasi pakiramdam ko, nandun si Balasubas sa puntong adjustment, di ba? Nakita niya na yung gusto niya, pero nag-a-adjust pa siya ng konti. Gusto niya pang ipulido yun, pagandahin pa, hanggang maangkin niya yung gusto niyang maangkin. Tuloy natin.
Batang 90s ako na bunga. Wow. So batang 90s pala siya. Yeah. Sensya na kayo sa mga Gen Z guys, sa mga Gen Z makukulit guys eh. Ayaw nila na pinagagalit. Hindi kayo napapalo. Tuloy natin. Tao. Wow. Binanggit ko yan guys, no? Minsan, isa sa mga reason kung bakit tayo bilang artist, isa sa mga reason, lampasan natin yung dating tayo. Diba? Katulad nga ng mga nababanggit ko, lahat ng artist ganun, guys. Hindi lang ako, hindi lang si Subas, lahat ng artist ganun. Tuloy natin, guys. Sama-sama tayo, ako rin nadalhin, mga gintong napulot ko sa plano, kasi pasok sa aeroplano. Wow! Shout out to Plan! Yung mga napulot niya daw sa ano, sa plano, diba? Ayun, tingnan natin. Pulot ko sa plano. Mga napulot niya sa plano. Dalhin mga gintong napulot ko sa plano. Dalhin mga gintong napulot ko sa plano. Kasi may mga idea tayo guys. Ang idea, plano din kasi yun eh. May idea tayo. Meron tayong plano sa buhay natin. Sa plano na ginawa natin sa buong buhay natin, meron dun mga ginto. Sinabi natin na for example, na okay, may plano akong maging pinakamayaman sa mundo o pinakamagaling na rapper sa mundo. Pero sa buong plano mo na yon, naghahanap ka doon ng mga ginto na pwede mong dalhin. Diba sinasabi natin, pag sinabi natin ginto sa plano na to, yung mga tao, pwede rin mga idea, pwede rin mga support, taga-taga-suporta, para mailagay natin sa aeroplano. Ano ba yung aeroplano na tinatawag natin? Yung ating lalakbayin. Tingnan natin, guys. Adalhin mga gintong napulot ko sa plano, kasi pasok sa aeroplano. Yan o, pasok sa aeroplano. Yung aeroplano, yun yung tatahakan niya, yung nilalakbay niya. Diba? Kasi sa plano natin, kung plano ko, maging sikat, maging pinakapopular na rapper, yun yung plano ko, pero meron dun mga ginto, guys. Sa plano ko, sino? Yung pamilya natin, yung pamilya ko na gustong sumuporta sa akin, mga fans ko, you know, yung mga taga-support, mga fans nga, mga taga-suporta, yung mga naniniwala, yung mga ganun. Yung mga taong yun, dadalhin natin sa aeroplano na yun. Yung aeroplano na yun, yun yung tatahakin ko, yung landas ko, yung panahon ko. Ibig sabihin, dadalhin ko sila pag ako'y naging successful. Papunta dun sa success na yun, dadalhin ko sila. Lagi ko silang dinadala. Kasi once na naging successful ako, sila yun, yung mga bumuo sa akin. Dahil sa kanila, dahil sa mga gintong yun, nakasakay ako ng aeroplano. Diba? Kasi kailangan mo ng ginto eh, para magkaroon ka ng ano, pera. Diba? Papalitan mo ng ano, ng pera yung ginto na yun, para magkaroon ka ng ano, ticket, para makapunta ka sa aeroplano. Yeah. Kailangan mo 'yun, guys. Kailangan mo silang dalhin yung mga ticket na 'yon, yung mga ginto na 'yon. Kailangan mo dalhin 'yun sa eroplano mo. Tuloy natin. Hayaan na lang nating magulat sila kung paano tayo na tumabaho. Sala, wow. Kuya, sabi ni Gay mong daan, dahil diyan na ibsan yung gutom kong basano. Wow. Facts. Pakipagbasagan kahit saan man na para. You know, guys, si Kuya Drew tahimik eh. Di ba? Kahit tingnan nyo, kahit saan nyo tingnan, guys. Kung gaano, guys ha, paprankahin ko kayo ha. Sa tingin ko naman, alam ninyo, o nagbubulag-bulagan lang kayo. Tingnan nyo kung gaano kasipag ang mga donggalo, guys, na gumawa ng kanta para sa sarili nila at para sa ating lahat na mga fans. Pero hindi nyo alam, mas masipag si Kuya Drew. Kung masipag itong mga taga-donggalo, itong mga artist ni Kuya Drew, mas masipag siya 10 times. Tignan mo yung mga kliyente niya, politician. Guys, binabayaran yung tugtog niya. Diba? Dumidiskarte, rumaraket, may movie pa nga ulit eh. Ganon siya kasipag, guys. Kung kayo, nandiyan pa lang kayo sa ano, musika ninyo, si Kuya Drew, 10 times ang advance niya. Rumaraket siya palagi. Diba? Hindi siya nawawalan ng racket. Ano niya yun, guys? Hassle niya yun eh. Diba? Oh. Di lang artist, di lang producer, director nga rin yun, guys. Isipin ninyo. Diba? May label na siya. Hanggang ngayon, ano, gumagawa pa rin siya ng movie. Hassle niya yun eh. Hassle niya. Diba? Discarte niya yun, guys eh. Yung paggawa niya ng jingle song, o diba? Hassle niya yun. Discarte niya yun. O diba? Bayad yun. Diba? O, walang problema dun. O, paano yun? Diba? Kaya kung nakakala ninyo, walang ginagawa si Kuya Drew, hindi siya masipag na artist, mas masipag pa siya sa mga masisipag. Diba? Ang dami niya lagi ang proyekto eh. May movie siya, shoot.
O, di ba? Tapos may jingle pa. Hindi ba ganun kasipag yun, guys? Tapos wala kayong naririnig na ni minsan na binastos kayo, mga rapper. Di ba? Kasi akala nyo wala siyang silbi, na akala nyo wala siyang ginagawa. Meron! May hassle nga siya, dumidiskarte nga siya. Di ba? Huwag niyong husgahan yung taong pamilyado. May ginagawa siya para sa buhay niya, sa pamilya niya. Yan siguro ang hindi niyo makita. Nagbubulag-bulagan kayo. Bakit? Kasi kayo mga artist kayo, artist lang kayo sa sarili ninyo. Diba? Yun, si Kuya Drew, artist siya sa pamilya niya at sa buong Dunggalo. Humahassle siya eh. Diba? Hanggang ngayon, may project hassle niyo. Tuloy natin. Maprotektahan ka lang. Damn! Big props nga pala yun, ha? Napapaingan ko to si Balasubas sa walang respeto. Siguro naman lahat tayo, hindi lang naman ako guys, lahat tayo nagulat sa gawa ni Balasubas. I mean, hindi ko na masyadong binigyan pa yun ng ang tawag dito, guys, ng hype. Kung papanoorin yung reaction ko, hindi ako masyado nagbibigay ng hype. Kasi, understood ko na, pag ikaw Dunggalo ka, kailangan magbigay ka talaga ng malupit na linyahan. Kasi, guys, nandoon kay sa level ng mga talagang mga tiyak na mga malalakas at magagaling, di ba? Mag-a-assume na kagad ako na merong antira, di ba? Hindi ka pwedeng mapahiya. So, I'm expecting already na dapat malakas ka, 'di ba? Syempre, doon yung ano na lang, yung impressiveness na lang, yung reaction ko na ma-impress na lang ako, bonus lang 'yun. Pero dahil nga assume ko na kagad, gets ko na lahat sila magagaling doon. Guys, you know, kasi hindi naman siya siguro makakapasok doon kung wala siyang skills talaga na pwedeng ipagyabang, guys eh. 'Di ba? Oh, doon pa lang napatunayan niya na kagad yung sarili niya, wala na. Wala na tayong masasabi doon. Kaya sa panahon na yun, kaya sinasabi ko na most improved rapper itong si Subas ng Katotohanan. Dahil nga, I mean, siguro isa siya sa pinakamasipag. Isa sa pinakamasipag. Si Subas! Yeah, isa sa pinakamasipag. Magtrabaho, you know, gumawa ng musika, you know. Huwag niyo nga kong ululin, isa ka sa napraning nung ako'y lumabas. Facts! Dapat nga tanggap niyo rin, mga kaya kong gawin, mas lalong pinalakas. Facts! Mga kong gabong nakadabo, sana rato na pakalabo, na mahuli, tasupain, nakalanin mong napakalayo. Ako'y nakasipa, kahit paano di man marinig ng mga tao, sinan. See guys, isipin ninyo, nagbigay pa siya ng visual. Di na yun, di lang yung basta metaphor, visual eh. Kasi isa akong parang agilang nakadapo sa Nara. Sa Nara na, ano na, hindi daw maano, huli, sabi niyang ganun. Ibong nakadapo, sa Nara nakadapo. Sabi niya, siya daw ay isang ibon na nakadapo sa Nara na malabo, na mahuli. You know, sa pain. Ibig sabihin, isa siyang uri ng isa siyang, kumbaga, hinahalin tulad niya. Ang napagaling nga, guys. Binigyan tayo ng visual. Ibig sabihin, ang gusto niya ay parating dito, isa siyang uri ng isang artist na kahit kailan hindi niyo kayang madaya, hindi niyo kayang pabagsakin, hindi niyo kayang mahuli. Dahil sa sobrang ilap niya. You know, kasi, guys, pinoprotektahan din kasi siya. Hindi lang kasi siya nag-iisa. Marami sila. Diba? Nagtutulungan sila palagi. Kaya mahirap. Mahirap talunan yung ganun. Tuloy natin, guys. Yun, perfecto yun. Kasi sinanay ko ang gubat na sinanay ko, sinanay kong, ano daw yung gubat? Medyo nagets ko yun, perfect yun sa akin. Yan, sinanay ko ang gubat na masukal na parang apokalipto. Yung apokalipto movie yun eh. Tapos sa movie na yan, guys, merong isang lalaki. Kalimutan ko yung pangalan niya. Kabisado niya yung gubat. Sinanay ko ang gubat. Perfecto yun, guys. Maganda yung pagkakadescribe niya doon. Kasi doon, sinanay ko ang gubat. Pag sinabi yung apokalipto, meron doon talagang bida, guys.
Ang ginawa kasi guys, alam niyo na siguro yun guys, hinuhuli sila, di ba? Tapos ang nangyari, kabisado niya yung ano niya, yung, kasi doon siya lumaki, sa tribo nila. So yun yung parang nakabisado niya kung ano yung palaka na gagamitin, yung may poison, tapos yung mga panghuli na, basta ang galing nga, kung siyang galing ng movie na rin na yun. Nakakaantig din, ituloy natin. Hilay man ako ba'y mama sa iba ba? Di pa rin ko dahilan para humingo sa madaling sabi. Facts! Sinulagi lang po ang pinto, pakinggan mo ang ilang mga bakas at mahahanap mo rin. Yung malaking bagay yan guys, no? Every time na naliligaw ka din talaga, humanap ka ng pinto, meron talagang pinto na magbubukas sa'yo guys. Napakalaking bagay nun. Wow. Papaisip nga ako guys. Tuloy natin guys. Ang ilang mga bakas at mahahanap mo rin ang daan mo palabas. Naging gabay ko ang hari simula noon hanggang sa ngayon na panahon. Ngayong ako'y pagmamayari na niya, hindi ko sasayangin pagkakataon. Wow. Di pa rin matitibag, unlimited ang kaya ko na gawin ko na rin na isagat. Di ba nga todo ang bago na nila. Wow. Usok na yun guys. Punong-puno guys eh. Parang pakiramdam ko, ano eh, aabutin tayo ng isang oras guys kasi gusto kong himayin talaga lahat guys. Marami talagang, ano, kailangan ko siyang pakinggan ulit. Kasi ngayon parang tumatalon-talon ako guys eh. Pero ang dami ko nagigets dito na gusto kong i-explain ng maayos. Pero, wow. Pakahusay nga. Usok yun. Usok. Tama, maganda. Good job dito, Balasubas. Kasi hindi nakaka-boring. Ang ganda. Pre-practice niya talaga. Pakahusay. Pre-practice. Pre-practice niya. Yung ano na to. Yung kanta na to. Wow. Hindi ko sasayangin pagkakataon. Tumating mo na malalaki na alo. Di pa rin mo matitibag. Ang limit ang kaya ko na gawin. Pwede rin ito na isagat. Di ba nga todo ang bago na nila. Bago pa nila pagsak. Ito bali maggamit abilidad. Di puro palipag hangin. Kala mo ba'y sinagat? Huwag niyo nga kong ululin. Isa ka sa napraneng nung ako'y lumabas. Facts! Dapat nga tanggap niyo rin mga kaya kong gawin. Mas lalong pinalaga. Wow, ang laki no, nag-claim siya. Facts yun. Isang malaking facts yun. Hindi nyo man kilala yung Donggalo ngayon, pero dating kinikilala yun, dating tinitingalanin nyo. Kasi ngayon guys, parang pakiramdam ng mga tao, kalaban ng Donggalo. Nakalaban kasi nga, hindi lahat na kasi ng tao aral guys eh. Hindi lahat ng tao naiintindihan yung sistema ng ano ng industriya na pinapasukan nila. No, hindi lahat ng tao guys, ano, may comprehension ability. Na sinasabi ko nga palagi may slow, you know, yung iba nga kabataan sa atin guys, normal sila na pinapagalitan, pinapalo, minumura para matuto, para ano diyan, bumakat sa utak nila kasi hindi nila yung nagigets guys. Kaya pagpasensya niyo na minsan ko nagagalit ako kasi gusto kong ipaintindi sa inyo, gusto kong sabihin sa inyo. Guys, tuloy natin. Pero di na dapat balikan, may balik ang mga lumipas na kwento. Basta huwag nyo lang kalimutan pag kinalaban na binabayuli, merong Balasubas ang Donggalo. Napaka-beautiful. Pakiramdam ko, ano eh, pakiramdam ko, merong isang pianista sa hardin, tapos nandun si Balasubas, tapos meron siyang kutsilyo, tapos may mga zombie na dumarating, tapos parang yung mga zombie na to, parang ano nga, parang na-virusan sila, tapos gusto nila na parang sila na lang natitirang mga tao sa ano na, sana kung may music video. Sa bahay na pinagtitirahan nila, merong isang pianista. Tapos siya, magkaibigan sila. Hindi natin alam kung sino yun, pero siguro sila na lang yung natitira. Tapos yung bahay na may hardin na yun, nandun lahat ng membro ng Donggalo. Tapos parang nagsabi ni si Balasubas na, you know what,
I can handle this. So lumabas siya kasama ng isang pianista habang nilulusob sila ng milyong-milyong zombie kasi gusto nilang ng mga zombie na parang atakehin yung Donggalo, maging parte sila ng isang zombie community. Tapos nasinuot na ni Balasubas yung maskara niya. Parang nabivisualize ko nga. Tapos habang umaatake yung mga zombie, may kutsilyo siyang ganun. Tapos inaano niya, you know, wag niyo. Ang galing nga ng naisip ko nga lang yung kwento, guys. You know, para mga maladramatiko kasi may mga ibon-ibon, may pianista, para nasa hardin, tapos meron siyang kutsilyo, inaatake sila, parang pinapakita niya, parang ano, Balasubas anthem nga. Balasubas anthem. Parang anthem nga, ganun. Parang anthem ni Balasubas to, guys. Napakaganda, guys. Umpisa natin para ma-absorb natin, guys. Sorry, ha. Para pakiramdam ko, kailangan ko siyang pakinggan na pakinggan, eh. Wow. Sa aking paglakad ay madaming natalisod na batong nauga, patay na lupa. Lamang sa akin ang matarik na pader pamula ng madinig mula sa lupa. Nagpaulan mula sa luma, natunog klasik, marinig matik, matang 90s ako na bunga. Sa nagaling para na maging pangkaraniwang tao, nangarap na kasing higit ako rin ang makalumang ako. Sa dulo, sama-sama tayo. Tapos ipasok sa aeroplano. Hayaan na lang nating magulat sila kung paano tayo-tayo na tumabaho. Salamat kuya sa binigay mong daan, dahil dyan ay isan yung gutom kong basano. Wow. Na akong makipagbasagan kahit saan man na paraan, maprotektahan ka lang. Baka mauna mo, makatang lalo ko na mapakita magiging sundalo. Wala ko sa kampo, bako sumibag, malabas sa digmaan. Ako natin pakaramdam ko si Subas, isa na to sa mga ano eh. Kung gagawin natin talagang literal na imperyo ang Donggalo, guys, parang siya sa mga general doon talaga eh. Talagang ano, nakatatak na si Subas ngayon. Parang in-stamp niya yung pangalan niya doon sa Donggalo, guys. Na mahirap talagang banggain yung Donggalo ngayong may bala Subas niya. Parang ang kanyang nilagay niya, minarkahan niya, para siya nag-graffiti sa may gate ng Donggalo na shit, mayroong bala Subas ng Donggalo. Yun, parang ganyan. Ganun yung nakikita ko. Ganun. Oh shit, ganun. Tuloy natin. Lumaki siya. Naglolo ko kasi yung computer ko, guys. Tuloy natin. Limot guys, ato sa mga pasimuno. Kuya na lamang naman kung di ka sa amin na buo. Damn. Nung akong ululin, isa ka sa napraneng nung ako'y lumabas. Dapat nga tanggap nyo rin. Sinanay ko ang gubat na magsupal ng mala apokalipto. Hiling man ako ay mamasa ibaba. Di pa rin to dahilan para huminto. Sa mga sabi ay hanapin mo lagi lang po ang pinto. Pakinggan mo ang ilang mga bakas at mahahanap mo rin ang daan mo palabas. Naging gabay ko ang hari simula noon hanggang sa ngayon na panahon. Ngayong ako'y pagmamayari na niya ay di ko sasayangin pagkakataon. Wow. Wow! Yan sinasabi ko, man. Sana ma-appreciate niyo yung part na yan, man. Ang multis ginagamit talaga, ganyan yun. Yung disenyo talaga, kung paano niya ginamit yung multis dito, guys. Oh. Palamuti lang yun, guys. Eh. Gamitin niyo ng maayos yung palamuti na yun. Ganyan na rin pag ang bagko na nila, hagbagko pa nila, pagsakto to balibag, gamit ang binigat, di puro palibag hangin, kalabugay, sinigat. Wow! Wow! Sa napraneng nung ako'y lumabas. Dapat nga tanggap nyo rin mga kaya kong gawin. Nas lalong pinalakas. Hindi mo at ato kilala. Lagat lang naman ako ng Donggalo. Yung di nyo nakinigilala. Pero dating dinitingalanin nyo. Pero di na dapat balikan. May balik ka mga lumipas na kwento. Ang Donggalo. Wow, wow. Ina pala, guys. Pagaling, ano. Husay, ah.
Ganun nga pala guys, you know, bibigyan ko to ng 10, napakahusay ng pag-aagawa dun sa kanta na yun, sa Balasubas ng Donggalo. Balasubas nga ng Donggalo. Perfecto nga ng pag-aagawa nila ng Balasubas ng Donggalo, guys. Na-appreciate ko yung pagmumultis niya, pagbibigay niya sa atin ng paghahalin tulad, you know. Yung metaphor niya sa ibon, you know. I mean, na big props din sa beats. Ang ganda ng pag-aagawa ng beats. Talagang humango dun sa ano, sa gusto niyang sabihin. You know, pakiramdam ko ito yung klase ng musika na kailangan kong pakinggan ng multiple times para mahimay natin para sa inyong lahat. Pero hinimay natin yung mahihimay natin para sa live reaction na ito. You know. Ganun pa man, you know, bibigyan ko siya ng 10. Napakaganda. Ang dami natin napulutang aral dun. Sana may natutunan kayo guys. Ganun pa man, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-share nyo yung video. Sana tapusin din ninyo. And at the same time, ano pa ba guys? Iagalungan ninyo guys sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa mga kaibigan ninyo, pamilya ninyo, at sa mga tao na kapaligid sa inyo. Magdasal kayo. Plan motif nga pala ng Good Vibe Pro. Peace.